Maraming po salamat. Maupo tayo lahat. Senator Frank Dilon, Governor Art Defensor, my partner Mar Rojas, Congressman June Tupas, Congressman Jerry Treñas, Manong Boboy Sihuko, Representative Arthur Defensor Jr., Representative Virg Biron, Mayor Jed Mabilog, and other local chief executives, Secretary Ike Ona, Secretary Virgilio de los Reyes, DSWD Undersecretary Alicia Bala, Vice Governor Oscar Garin, Sangguniang Panlalawigan members and other local government officials sa Iloilo, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, maayong hapon sa inyong tatangan. Kada balik ko sa Iloilo, napakaraming ala-ala kong maganda dito. Kaya sabi ko kay kasama Junjun Tupas, hindi mo lang ako tinulungan dyan sa Kongreso, sa Justice Committee, tulungan mo na rin ako mag-Ilonggo. So, ito ang pinag-practice namin. Kung magkamali po ako, mahina akong estudyante dahil magaling pong guru si Junjun. Nadumduman nyo sang kampanya. Ding hambal ko nga, madamugali sang gwapa diri sa Iloilo. Pero subong mas nagdamo nagid ang gwapa diri sa Iloilo. Sabi ko kasi ni Junjun, pinalangga. Naintindihan ko po yun. Dahil ako po yung nag-ahanap pa ng palangga. Kadalasan po, palangga na lang ang nadatnan natin. Pero sa totoo lang po, maayong adlaw nga sa inyong atanan. Pero sa matuod, mas maayo pa kadamo, pakamo sa adlaw. Nagpa-practice rin ako na kapampangan ko, mamaya kasi nasa Tarlac ako. Alam ninyo, tuwing pupunta ako dito sa Iloilo, ang agad na naglalaro sa isip ko, masasarap na pagkain mula sa lapas na batsoy, ang pancit molo, hanggang sa mga specialty ninyong pinasugbo, butterscotch, biskotso, mango chewy, at marami pang iba. Sa sobrang pananabik, wala tuloy akong ibang masabi kundi kanamitgid. At kapag nandito na ako, hindi ko rin maiwasang mapansin na mas mainit pa sa sabaw ng batsoy o molo ang init ng pagtagap ninyo sa amin. Kaya madamugid nga salamat. Sa katunayan, bilang isang Kapampangan, nalilito ako kapag may kausap akong Ilonggo. Sa sobrang hinahon ng inyong pananalita, minsan po hindi ko tuloy alam kung kailan kayo naglalambing o kung kailan naman kayo nagagalit. Pero malapit pa rin po sa puso ko ang mga Ilonggo. Sa katunayan po, noong ko po'y bata pa, bata, mas bata kaysa ngayon, ang una ko po naging makrush ay tatlong magkakapatid na taga Iloilo. Ang problema lang ho, Marcelo ho ay dumating, hindi ko na po sila nakita. Nung nahanap ko yung isa, dalawang linggo na lang, mag-aasawa na siya. Pero dahil hope springs eternal, babalik po ako dito sa Dinagyang. Baka sakali makachamba na doon. Salamat, Mayor Jed, sa imbitasyon mo. Ang mga Ilonggo, dala-dala ninyo ang kilalang katangian ng mga Pilipino. Ang pagiging masayahin, malambing at maaruga. Subalit nandito po tayo ngayon, hindi para magbakasyon. Nandito tayo para ipahatid sa inyo ang bunga ng mga reforma natin laban sa gutom, sakit at kahirapan. Hindi kasi tayo nagpapapogi. Tama na sa akin na masabihin akong pogi ng ilang beses ng aking ina. Sa kasalukuyan, halos isa't kalahating milyong pamilya na po sa buong bansa ang natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Halos between 400 to 500,000 ang naidagdag na natin mga pamilya nakikinabang sa programang ito. Nito lang Enero, lampas 170 milyong piso na ang naipagkaloob natin sa mga benepisyaryo sa Iloilo Province at Iloilo City. Naandugan natin sila na kukulang tulong pinansyal
upang mas mapabuti pa ang serbisyo para sa kanilang kalusugan at sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang programa pong ito ay hindi lamang basta pulyeto na may mga numero. Naiaabot at ipapabasa lang sa inyo. Para maging beneficiary dito, meron pong ilang kondisyon. Kailangan pong napapabakunahan at napapag-aral ninyo ang inyong mga anak nang sa gayon, mabigyan sila ng sapat na kakayahan na makatapos ng pag-aaral. Sa ganito pong paraan, kapag nagtagumpay na sila at nakapagtrabaho na, sila naman po ang magtataguyod sa kanilang mga pamilya na may dagdag na kakayahan. Malaking tulong din ang programa nating Kapit Bisik Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. Pinagpaigting po nito ang pakikilahok ng ating mamamayan sa ating lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga hinaing at suliranin. Sa pamamagitan nito, nabibigyan lakas natin ang mahihirap nating kababayan na makibahagi sa pagbuo ng solusyon sa halip na dumagdag lang sa problema. Sa bayanihang ito, mapupondohan natin ang mga proyektong kapaki-pakinabang ng walang sinasayang na puhunan. Tinatapos na rin po natin ang panahon kung kailan tila ba wala na talagang lunas ang kahirapan. Kinamulatan na ng marami sa ating mamayan ang hirap ng buhay. Wala pa silang mahanap na trabaho para makaahon mula dito. Kaya naman, ibinabahagi din po natin ngayon ang mga tseke para sa Self-Employment Assistance Kaunlaran Program na magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan para sa inyong kaunlaran. Ayaw na rin po nating indahin pa ng ating mga kababayan ang kawalan ng serbisyong pangkalusugan. Sa bansa natin, hindi bababa sa 40% ng mga Pilipino ang hindi man lang nakakakita ng health professional sa tanang buhay nila. Sa pagpapaigting ng programa ng PhilHealth, magkakaroon ng easy access sa pagpapagamot ang mga Pilipino sa loob lang, lahat ng Pilipino na kakailan, sa loob lang ng 3 taon gamit ang National Housing Targeting System ng DSWD. Tiniyak natin ang makikinabang sa proyektong ito ay ang mga mas nangangailangan. Ngayong 2011, nasa 3.5 bilyong piso ang inilaan natin para sa health insurance premium ng ating mamamayan. At hindi lang po dito nagtatapos ang pagtulong natin. Sa pamamagitan po ng Modified Shelter Assistance Program, matutulungan din po natin ang marami sa ating mga kababayan na magkaroon ng maayos, matatag at disenteng tahanan. Talaga naman pong madami na tayong napagtagumpayan, pero hindi po tayo dapat na magpabaya at magwalang bahala dahil meron pa rin iilan na ayaw makiisa sa ating agenda ng pagbabago. Noong nakaraang taon, nagpanukala tayo sa Kongreso na itaas sa mahigit 20 bilyong piso ang pondo para sa Conditional Cash Transfer Program. Mabuti na lamang po at meron tayong kaibigan katulad ni Senator Frank Drilon na ipinaglaban na pondohan ng buo ang CCT. Baka pwede naman nun yung palakpakan. Siya po ang chairman ng Finance. Pag tumutol po siya, wala po tayong CCT ngayon. Sa kabila na mabuti nating hangarin, may mga umalma pa rin dito. Ang tanong ko sa mga nagre-reklamo, ano namang masama sa pagtulong sa mahihirap nating kababayan? Bakit nila kukontrahin ang panata nating walang dapat maiwan sa pag-unlad ng bayan? Hindi naman po tama na ang mga may kaya at may kapangyarihan lang ang gumiginhawa. Ang buhay. Kapansin-pansin rin po na parang ang mga hindi pabor sa mungkahin natin sa budget sa CCT ang sila rin humarang sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hindi na rin po tayo nagtataka na sila rin ang mayat maya buwabati ko sa atin. Ayaw ba nilang lumaya ang gobyerno mula sa katiwalian? Gusto ba nilang mapagpatuloy ang maduming kalakaran sa pamahalan? Mabuti na lang, nandyan po si Junjun Tupas at marami pang ibang kongresista na kasama natin tumatahak sa tuwid na landas. Baka naman pwede yung konting pagpawalan. Kung hindi ho dahil sa kanila, malamang ay hindi nagtagumpay ang pag-aangat ng impeachment sa Senado. Ang mga tulad ni Congressman Tupas ang nagpapatatag sa paninindigan nating supilin ang korupsyon at kahirapan.
Magandang senyalis nga po ito. Huling landslide victory natin sa Kongreso. Mas dumadarami na po ang nakikisa sa atin sa tuwid na daan. At basta na riyan ang suporta malasakit ng taong bayan. Ano man pong balakid ay talagang hindi tayo matitinag. Hindi po magtatagumpay ang mga programang pagkaunlaran natin kung wala ang pakikisa ng ating lokal na pamahalan. Kaya ang nasa frontline ng labang ito, kasama ang DOH, DSWD, PhilHealth, magkaagapay po nating itataguyod ang maayos na pamumuhay para sa mga Pilipino. Kari na kamo, pagkadto sa katumanan sang aton mga handom. Nasa tuwid na landas na tayo ngayon, tanga na magandang pagkakataong upang ganap na marating ang liwanag ng pagbabago. Ang patuloy kong panawagan, magtulungan tayo bilang isang bayan gamit ang mabubuting katangian ng mga Ilonggo, sama-sama nating arugayin ang inang bayan. Aton padayunun ang paglakad sa tadlong nga dalan pagkadto sa katumanan sang aton mga handom. Madabogid nga salamat, mabuhay tayong lahat, at sana po'y naintindihan niyo yung Ilonggo kong kapraso. Thank you po.